Hi, I'm Dayan and welcome to the vlogs. For today's episode, i-share ko yung mga question or mga tinanong sa akin ng aking employer way back na nag-a-apply pa lang ako. So, yung employer ko ngayon, tapos yung employer na nag-interview sa akin before dun sa Pinas, isa lang. Kasi yung nag-a-apply ako sa Pinas before, way back 2019 March, isa lang yung employer na nag-interview sa akin. Tapos yung employer na yun is dalawa kami in-interview. Tapos yung isa kong kasamahan, in-interview din siya. Tapos after niya in-interview ako naman. So yung mga tanong na yun is nandito pa rin sa akin. Naalala ko pa rin siya. Na hanggang ngayon nagagamit ko siya. Or naiintindihan ko kung bakit yun yung mga tanong ng employer ko sa interview before. Unang tanong ng aking employer is my personal info. So, personal info, nandun yung full name ko, yung age, birthday, tapos kung yung parents ko, kung buhay pa, ilan yung mga kapatid ko, kung may anak daw ba ako, kung may asawa ako. Yun yung mga tanong niya, kung single or kung single ka, kung may anak ka o wala. Ganon. Yun yung unang tanong niya. Tapos, sa experience daw, kung ano yung experience ko kasi nag-a-apply ako sa kanila. Ano ba yung experience kong ma-share sa kanila na meron ako that time. So, ganun. Tatanungin niya kung anong experience mo. May experience ka ba sa paglilinis ng bahay? May experience ka ba sa paglilinis? Paglilinis ng bahay? Or sa pagluluto? Paglalaba? Ganun. Personal sa akin. Tanong niya sa akin is about sa bata. So yung about sa bata naman, unang-una yung tinanong sa akin kung mahilig daw ako sa bata. Mahaba daw ba yung pasensya ko sa bata? Kung paano siya papatawanin? Kung mahilig daw ba ako magpipaglaro sa bata? Kung mahilig daw, kung marunong daw ba ako magbasa? Tinanong ako noon. Kung marunong ako magbasa kasi babasaan ko daw yung bata. Pagkikipaglaro sa bata, maghapon, tinanong niya ako kung gaano ang haba yung aking pasensya sa bata. Pangatlo naman, ang tanong niya sa akin is kung ano ang aking gagawin kapag hindi tumatahan sa pag-iyak ng bata. Kung nagtatantong yung bata, ano yung dapat kong gawin? Sigurong maling sagot, pero depende siguro yun sa sagot mo kung magugustuhan ng employer. Halimbawa na lang sinabi niya, paano kung ayaw kang sundin ng bata, anong gagawin mo? Ganun. Paano kung ayaw kumain ng bata, anong gagawin mo? Tapos, paano kung hindi tumitigil ang bata, anong gagawin mo? Tapos, kapag nadaba ang bata tapos hindi umiiyak, tapos nagpaligid-ligid sa kalsada, anong gagawin mo? So yung mga ganun, talagang about sa safety ng bata. Kapag naman is, anong alam mo lutuin? Chinese. I mean, anong alam mo Chinese food na lutuin? So, diba, as Filipino, ano yung wala masyado akong idea sa luto na yun. So, ang tip ko lang sa question na yun, na yun na din nagbigay sa akin ng tip sa agency na sabi, pwede kang makinig or pwede kang manood sa YouTube or may menu book, pwede mong basahin, gano'n. Tapos, yun nga, manood sa YouTube. Kasi marami, type mo lang, tapos lalabas na daw yun. So, gano'n. Yun lang yung apat na tanong na talaga tumatak sa akin during that time. So, for sure, kung mayroon kung mag-i-interview sa inyo in the future or kung nagbabalak kang pumunta dito sa Hong Kong, I hope may maalala ka sa mga tanong na to at sana masagot mo ng maayos. Kung may for interview ka man or kung nagbabalak ka naman dito sa Hong Kong. So yun, ang tip ko lang sa mga first timer na gustong mag-Hong Kong is try to be honest sa employer. Kasi kapag ka hindi ka naging honest, hindi magiging tugma-tugma yung tanong, ay hindi magiging tugma-tugma yung sagot mo, mahuhuli ka nila. So, stay consistent and be honest. So, that's all for today's guys. I hope you learn and enjoy from this video. See you soon! Bye!